So, ito na mga sangkay, pag-usapan po natin itong bad news po sa Itbulaga ng mga halosos sa GMA 7. Natin itong bad news ng Itbulaga sa GMA. Ito po ay ang sa mga halosos. Ito po kasi, may nabasa po tayong artikulo, balita tungkol po dito mga sangkay. TVJ's Itbulaga trademark cancellation case remains despite renewal of tape trademark application. Ito kasi mga sangkay, marami po dito ang nalilito sa part na to. Diba nga po, ayon nga po sa ano, nirenew na po ulit ng 10 years ang trademark na Itbulaga. At pumabor po ito sa tape, yung renewal mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito ng iba, paano yan? Mukhang talo na ata yung TVJ. Kasi ano na eh, ano tawag dito? Wala na eh, na-renew na. 10 years na naman eh. Ngayon, dito mga sangkay, ayon po sa balita, ang TVJ's Itbulaga trademark cancellation case mananatili, sabi po dito, sa kabila po ng renewal ng tape trademark application. So, ang malaking problema dito ng Itbulaga ay hindi pa rin po talaga sila sigurado. Kahit pa na-renew yan, hindi pa rin pala talaga sigurado na mananatili sa kanila. Oh, ang problema dito ng mga halusos pala, ang problema ng mga halusos o tape dito ay hindi pala tatagal ito. Kumbaga, hindi pa sure kung sa kanila talaga. Ngayon, basahin po natin ang impormasyon dito mga sangkay sa trending topic natin ngayon, okay? Sinagot ng Intellectual Property Office of the Philippines, ang haba, no? IPOPHL. Ano ba to? Ano bang pagbasa dito? IPOPHL. Ang mga katanungan ng iba't ibang sektor at netizens kaugnay sa renewal nila ng Itbulaga trademark ng Television and Production Exponents or TAPE Incorporated. Ngayon ay ito mga sangkay, para maiklaro lamang po natin ang lahat. Kasi marami po ang nagtatanong tungkol po dito. Kung akala kasi ng iba, panalo ang halosos kasi sa kanila pala talaga. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang TVJ. Ngayon, ito. Ang TAPE Incorporated, ang producer ng longest running noontime show na Itbulaga na umiere sa GMA 7. Co-owned ang tape ni Romy Alusos na may 75% share at ni Tony Tubuera, okay, na may 25% na share. Sa pahayag na inilabas, ito na ha, ng IPOPHL ngayong Martes, August 22, 2023, base sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code, ang mga kahilingan tungkol sa renewal ay maibibigay sa nagparehistro kapag napatunayan ito ang nagmamayari at patuloy na magmamayari. Okay? Ito, ikaklaro lamang po natin sa lahat, mga sangkay. Ngayon, ang naaprobahan nitong IPOPHL ay ang Class 16, 18, 21, 25. Ito ha. Ito ang naaprubahan. So, dito pa lang mga sangay, makikita na po natin na tama po ang sinasabi ng TVJ. Sa rehistro kasi, ayon po dito, hindi kabilang sa trademark na title na Itbulaga ang pagpaparehistro patungkol po sa kanilang mga talents. Okay, ito. Ang inaprubahan ng IPOPHL ay ang Class 16, 18, 21, 25 na may kinalaman sa paper, leather, household, utensils, and clothing, footwear, headgear, respectively. Ayan po. Parang ano to, mga sangkay, wala pong kinalaman. Tama ang sinabi po ng TVJ na pagdating po sa ano ba tawag ito? Mga artista, mga talent po nila, sila po
ay hindi pagmamayari ng tape. Ito yung pinaglalaban. So ang katanungan kasi dito, paano yun? Kung separate yun, sino ba talaga ang totoong magmamayari nitong Itbulaga? But in the reality kasi mga sangka, ito lang ang nakapag-create po talaga ng word na Itbulaga. I see, sino pa ba ang henyo na si Joey De Leon? Ha? Salamat po. Hindi po, tahasan po niyang sinasabi yan. Ako, umiiyak pa yon. Ako yung nakapag-isip. Tuloy, masakit yon mga sangkay. Masakit para sa kanya yon. Na yung tipong siya ang nakapag-create tapos ginagamit ng iba. Ay, naku po. Sakit yan. Yung tipong ikaw yung nanligaw tapos. Eto na. Diretso na po tayo. Ayon sa... Medyo malayo na kasi. Ayon sa IPOFIL, on queries from various quarters about the renewal of the Itbulaga trademark of Television and Production Exponents Incorporated, IPOFIL confirms the approval on June 14, 2023 of the request to extend the term registration over Itbulaga and EB covered by TM registration number 4, etc. Ganyan. For nice classes 16, 18, 21, and 25 for 10 years. Ayan. Para klaro po sa ating lahat, the renewal process strictly observes under the law request renewal. Alright. Sige. Ito. Dito na tayo. Nitong nakaraang August 5, 2023, kinumpirma ng abogado ng tape na si Attorney Gartuki sa Philippine Entertainment Portal or PEP.ph na ang tape ang mananatiling may-ari ng pamagat at logo ng Itbulaga hanggang 2033. Pero ito po yung delikado mga sangkay sa kanila. Ito na. 10 taon na itinatagal ang isang trademark registration. Kaya nga lang, ito ang problema. Dagdag sa pahayag, ito ang problema ngayon ng Itbulaga. Dagdag pa sa pahayag ng IPOFIL, tuloy ang kasong inihain ng original host ng Itbulaga. Tuloy. Ibig sabihin, mga sangkay, kahit na naipasa yung trademark ngayon sa tape, diba, nakakalusot mga sangkay sa ilang mga parte patungkol po sa Itbulaga, tuloy na rin, tuloy pa rin pala talaga ang kaso. So may problema pa rin malaki talaga ang mga halusos. Yan o. Tuloy ang kasong inihain ng original host ng Itbulaga na sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon o TVJ para makansila ang trademark approval sa Bureau of Legal Affairs, isang sangay ng IPOFIL. Oh, ngayon dito magkakaalaman papaano ilalaban ng mga halusos itong problema nila. Ako mga sangay, very positive ako dito, napapabor sa TVJ dahil itong mga to, nanonood naman po yan ng Itbulaga at alam naman po nila kung ano talaga ang mayroon sa Itbulaga, kung sino talaga. Moreover, as the renewal requests and other pending applications at the Bureau of Trademark or BOT are separate from the trademark cancellation case at the Bureau of Legal Affairs. Ayan ha. They do not affect. Okay? So, hindi nakaka-apekto mga sangkay sa kaso